Osaka. It's our day 6. 6 na ata. Tama ba? Hindi ako sure eh. Parang day 6 na ata. May Kurumon Market kasi hindi kami nakapag-Kurumon Market kahapon dahil maaga pala sila nagsasarado. 9 a.m. to 6 p.m. lang sila. Sarap. Sarap. Sugar. Ito? Ito? Sarap. Parang ito nililutog sa bahay. Order kami ng sushi and sashimi dito sa place na to kasi sobrang daming tao. Yung in order namin is 6,500 yen. Actually, yung asawa ko yung may gusto. Hindi naman ako kumakain ng mga raw. So, tatry niya. Mahilig siya sa mga ganito. Nandito kami sa Nippon-bashi Station. Pupunta kami sa Namba. One station away lang siya. Kukunin namin yung Osaka Amazing Pass namin. Unlimited train rides yun. Saka may mga free attractions. So yun yung gagawin din namin today. Finally made it sa JTB. Finally. Naligaw-ligaw pa kami. Natanong-tanong kami kung kani-kanina para makarating dito. Sa Namba Station siya. Sa pinaka-Namba Station. Para siyang mall. So dito siya. Ito siya. Sa second floor siya. Sa may labas ng mall. Kuha na namin yung Osaka Amazing Pass. Ayan siya. Ito yung subway, lahat yan free. I mean, lahat yan madadaanan ng Amazing Pass. At ito yung mga free na attractions. Ayan. Alam ko 40 attractions to. We're finally here sa Hep 5 Ferris Wheel. Ayan. Discan lang nila yung Osaka Amazing Pass namin. So, discan nyo lang siya sa counter. Tapos, ito na, nandito na. Ito yung pila. Kami sumakay. 7th floor siya dyan sa Hep 5 na mall. After 17 minutes of walking, galing sa Hep 5, dito na kami sa Umeda Sky Building. So, dito na mo kami. Pagod ako ah. Init pa. May fairness dito sa Osaka, ang lamig ng hangin. Kaso, tirik talaga yung araw kasi 12 na eh. Dito na kami eh. Sabi niya. Ito na yun? Ito na yung pinuntahan natin. Kasi ito view naman. View naman siya kasi. As in view, ito. Yan. 360 view yan ng Osaka. Nakain lang kami ng lunch dito. Paglabas ito, ito na yung 210 taco tower. Ano, same lang yung mga kainan. Ganito lang lagi. Parang inuman siya. Ganito. Yan yung mga kainan niya. Mag-order ka via QR. So, nag-order na kami. Hinitay na lang namin. Dito kami kumain. Diyan. Tapos ito na yung tower. Dito na kami sa Tsufenkaku Tower. Pupunta kami sa Billiken Shrine. Nakapila lang kami para makapasok kami. Kasi yung Osaka Amazing Pass kami. Lahat ng pinuntahan namin today, free lang siya using the Osaka Amazing Pass. Pupunta na kami sa Billiken Shrine. Good luck and good fortune siya. So, irarap mo daw yung thief ng Billiken. Tapos mag-make ka ng wish. Tapos pwede ka rin daw magsulat. Tapos papaskil mo dun sa ano, sa Billiken yung mga wishes mo. Dito na kami kay Billiken, narap na namin yung feet niya, tapos nag-fake na kami ng wish. Ngayon, nahalapin namin kasi sa mga kapilin yung notes.
isasabit namin sa kanya para susunod naman namin yung mga wishes namin. 300 yen siya. Pwede tayo pareho. Pwede tayo pareho. Lagay niyo lang dito yung money. Kumain. Pupunta na kami sa station kasi pupunta naman kami sa Dotonbori. Kakain ulit kami ng takoyaki, ng 10 yen coin, lahat. Yun naman yung kakainin namin. So here at Dotonbori. So ito na siya, yung Dotonbori. Sunday ngayon guys ha. September 22? Sunday. Ito na siya. Punta kami dyan sa baba. Kakain kami ng takoyaki dun. Hanap ko si Glico man. Sabi niya, hindi ko naman daw kilala. Ba't ko daw hinahanap? Eh, syempre, yun yung sign na nandito ko na sa Dotonbori talaga. Uy, grabe yung pila sa takoyaki. Kakain kami ng takoyaki. Yan. Busog pa kami from the waffle, pero kakain pa rin kami. Nandito na kami sa famous takoyaki. Hanapin niyo lang yung octopus na yan. So, bili na tayo. Nakita ko na si Glico man. Tira mo siya. Wala talaga siya pakialam kay Glico man. Karin siya. Ayun yung cheese. Akala ko ba ito ng cheese? Tignan mo pa. Guys, sobrang lapit lang ng Dotonbori sa amin kasi yan yung hotel namin guys, so yan yung may blue na yan, yan na. So ito lang yung Dotonbori. Yan, tapos dire-diretso nyo na makikita nyo si Glico man. Pati pala guys, yung Kurumon Market malapit lang dito sa hotel namin. Ilang minutes away lang, walking distance lang talaga lahat. Pati sa station, so perfect location talaga tong hotel. So try nyo lang, i-check nyo na lang din if ever maisipan nyo, maganda tong hotel na to. We are finally here at Universal Studios Japan! Finally, after 3 transfers, nandito na rin kami sa Universal. So, late na kami. Dapat tumatakbo na tayo lang po kasi late na kami para sa Harry Potter. Unang ride namin ay Flying Dinosaur. So, 70 minutes daw yung waiting. Tignan natin kung gano'n siya ka-intense. Ito yung una. Dapat Harry Potter kaso mas gusto niya to. So, pagbibigyan natin siya. Super saya ng Flying Dinosaur. So, kamusta? Good. Sobrang saya. Super fun ng ride. Actually, itutour nyo muna yung castle. Tapos, yung ride sobrang saya. Kasi andun yung Dementors, yung Dragons. Parang kang nakasakay sa broom. Ganon siya. Ganon yung experience niya. Super fun. Pero kung may motion sickness kayo, this is not for you. Kasi medyo nakakahilo siya. Nahilo ka? Nahilo ka daw? Nakakahilo siya. Basta ano. Pero masaya.
Harry Potter and the Forbidden Journey pala yung sinakyan namin. Dito kami sa The Hollywood Dream na ride. Ito naman yung sasakyan namin. Yung sasakyan namin, ito yung Hollywood Dream. Ito yung backdrop. Mamaya dyan naman kami. Hindi ka mamili ng kanta. Tapos habang nag-ride ka, yun yung tumutugtog. So super enjoy siya. As in, must try dito sa Universal Studios Japan. Guys, ang sarap nitong frozen fruit. 600 yen siya. Ano siya? As in, manga na frozen. Frozen fruit. Sobrang sarap. First ride sa Super Nintendo ay Mario Kart Koopa's Challenge. So, 85 minutes yung waiting time. Medyo matagal. Para nasa value. Sigipan mo. Interactive kasi siya, so yung may sinuot kang parang glasses, tapos nandun pwede kang tumira ng mga, so sobrang fun, di ba? Sarap kayo! Tapos na kami dun sa Hollywood backdrop. Mas enjoy yung Hollywood Dream. Medyo nakakahilo kasi dahil walang hangin na umaan sa face mo. Ulit kami sa Dotonbori. Again, kain kaming ramen and yung waffle. Kasi yun yung hindi namin nakainan nung kahapon na nagpunta kami. Pila kami for Ichiran ramen. Dito na lang kami magdi-dinner. Kasi hindi pa na-try ng asawa ko yung Ichiran. Na-try mo na ba lang? Hindi pa siya na-try. Kinonfirm. Sinabi muna bago i-confirm. Gusto niyo yun. So dito kami kakain sa Ichiran. Dito rin sa Dotonbori. Dito kami kumain. Masarap? Sarap. Naubos namin. Sabi nila overrated yung Ichiran. Pero masarap talaga siya eh. Ngayon, pupunta na kami sa Don Quixote. Last minute shopping. Tomorrow kasi uwi na kami. Nang 8 PM yung flight namin. So, last minute shopping sa Don Quixote. Ito na yung last sa Dotonbori na food trip na gusto ko. Itong waffle can. Dapat yung order namin, Nutella strawberries. Kasi sold out today yung strawberries. Kaya Nutella banana na lang. Yung bill namin is 930 yen. So, sure na kami ulit dito. Good morning, Osaka, day 8. Last full day na rin namin dito. Nag-checkout na kami sa hotel, pero iniwan namin yung luggages namin. Kakain kami ng breakfast, tapos mag-e-explore na lang kami. Kasi mamaya pag 8 PM yung flight namin. So, kakain lang kami ulit sa Kurumon Market dahil gusto niya yung sushi at sashimi doon. Tapos, mag-food trip lang kami saglit doon. Tapos, titingin kami ng iba pang pasalubong sa yung mga pinapabili pa sa amin before kami pumunta ng airport. Crab sticks agad. Chocolate croissant. Always pronunciation. That's right. Hop. There you go. Eel rice bowl. Dito lang ako sa Japan nakakain ng eel. Masarap pala siya. Unya. Guys, dito pala sa Kurumon Market, puro seafoods yung makikita nyo. Pila kami dito pa rin, dito sa sushi and sashimi place niya. Medyo expensive siya, pero worth it naman kasi super sarap daw. After niya, dun kami pipila para sa sea urchin, scallops naman. So hindi kami guys natitipid sa food dito sa Japan kasi honeymoon namin yung Japan trip na to. Dahil nga, di ba, civilly married kami 3 years ago, tapos noong September 15, nag-church wedding kami. So itong Japan yung honeymoon namin, kaya medyo hindi kami nagtitipid sa food. Saka kinakainan talaga namin yung gusto niya, lalo na si Mel, yung asawa ko. Kinakainan talaga niya yung mga gusto niyang food, kahit mahal. Bigay mo si sisig. Pakawagi sa sarap.
girl. Hindi ka magsisisi. Tignan mo na. Yung first time lang daw ano. It's in your mouth. Masarap siya with the seaweed. Sarap siya. Mas gusto ko siya with the seaweed. Bili kaming melon dito sa supermarket kasi mas mura. Sa iba kasing store, 500 yen, isang pisngi lang. So dito dalawa, 698 yen na. Mutag isa kami. Ito yung grocery store nila. Dito pa rin sa Kuroman Market. Kami. Napawis na. Naglahad kasi kami, bumili kami ng one piece na card nung para sa brother ni Mel. So bumili kami noon. Actually hindi namin nahanap si pinapabili niya. Ibay na bili namin pero natuwa naman ata siya. Kasi sold out. Kasi sold out. Namin namin pinuntahan. Medyo malayo rin yung nilakad namin. Mga 14 minutes walk. Doon sa hotel namin. So ngayon babalik kami doon ata or pupunta kami ng Dotonbori para dun kami magla-launch before kami pumunta ng airport. Kasi yung mga water pala dito medyo pricey. Yung ganit, pero yung ganito kalaki, 101 yen lang siya. So mas mura siya compared dun sa mas maliit yung maliit na bottle na 120, 150, ganun, 160. Ganun yung mga presyo ng water. Ito mas mura. Nandito pala ulit kami guys sa Dotonbori kasi dito kami magla-launch before kami pupunta ng airport. Kasi mamaya na yung flight namin. So kain muna kami dito. Ito dapat guys yung kakainan namin na ramen kahapon. Kaso, nag-decide ako mag-itchera na lang kasi hindi pa rin natatry ni Mel yun. So, doon na lang kami kumain. Mahaba pila dito. Yung mga, yung dragon na yan. Doon siya. Kumain kami ng takoyaki dito guys. Yan. May takoyaki sa bilog sa taas. Masarap siya. May rice crisp kasi. So, added crunch siya doon sa takoyaki. Yung kukuro kasi na takoyaki, yun yung kinainan namin nung first time namin dito sa Dotonbori. Sikat siya dito. Marami siyang branches. Yun. Pero itong na-try namin, masarap din siya. Mas masarap to guys kaysa doon sa Universal. 600 yen lang din. Masarap. Dito siya. Yun. Yung may Spider-Man na yan. Makikita niyo si Spider-Man. Harap. Dito na kami sa Namba Information Center. Tama. Kasi kukunin naman yung subway ticket na papuntang airport. Nankai Express. Yun. Yun yung kukunin namin. Nabili lang din namin siya through Cook. Ito yung schedule ng train nila. Pero mapag Saturday, Sunday, and holidays. Nandito na kami sa airport, sa Kansai Airport. Pero kakain muna kami ng lunch. 4 PM na. 4 PM na pero lunch. Hindi pa kasi kami kumain. Hindi kami kumain sa Dotonbori. Ang kinain lang namin sa Dotonbori is yung takoyaki and yung ice cream. Kasi medyo pusok pa kami nung... Kasi nag-Kuroman Market kami. So dito kami kakain ng curry. Kasi gusto ng... Ito ng curry. Ito yung order namin. Omelette rice lang yung sakit. Omelette rice with curry sa kanya. Omelette curry with pork cutlet. This is 1,000 yen. Sa kanya is 1,800 yen. So that's it guys for my Japan vlog. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo dito sa vlog na to. Nandito na kami sa airport. Waiting na lang kami sa boarding. 6:35 na. Mag-board yung plane namin ng 7:20. Namili lang kami sa duty free. So watch out for my Japan haul. Dahil i-vlog ko rin yun pag-uwi namin ng Pinas. So thank you guys for watching. Stay safe guys and always wash your hands. Bye!